Siyempre po, andito na naman po si Tutor Eric from SDO Caloocan. At samahan niyo po kami ni Tutor Ryan sa isa na namang kapanapanabik na oras ng pagkatuto sa asignaturang Pilipino. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood at nakikinig sa amin ngayong hapong ito. Ayan, so tinatadtad na naman tayo ng ibang at ibang ibang mga pagbati mula sa ating mga mauhusay na mga mag-aaral, gayon din ang kanilang mga guro at pati na rin ang mga magulang, ha. Isang mainit na pagbati po, no, napakainit ng panahon ngayon, pero tuloy-tuloy pa rin ang ating kagustuhang matuto dito sa ating Itulay online tutorial at syempre pa dito sa Filipino 9. Nais nating patiin, Tutor Eric, ang mga mahusay nating mga mag-aaral mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. So sige, una na muna ako, Tutor Eric. Nakikita ko dito ang komento ni Hannah Dane Garma. Ayan, napakabilis. Si John Kyle Brandes, Shira Ruby, si Ma'am Lorela Agnote, isang sipag na school head o principal ng Godofredo Reyes National High School. At syempre pa, may mga taga-Ocampo National High School, Tutor Eric, mga taga-Division of Camarines Sur. Ayan, Tutor Eric, ikaw naman ang bumate. Ayan, magandang hapon sa iyo, Kerubin Gabriel Villamor ng Novaliches High School, SDO Quezon City. Gayon din si Crystal Maritulagan mula Grade 7 Dignity mula sa Bagumbong High School, kay Kenji Codera ng May Kawayan National High School. Tutor Ryan, sabi mo mainit dyan, dito umuulan sa amin. Apa. Dito sa Caloocan City. Dito sa Bagumbong, napakainit, Tutor Eric. Ayan, Tutor Ryan, marami pa pero siguro pasadahan na lang ulit natin mamaya kasi pag binasa natin to, kulang yung oras natin. Alam naman natin na maraming nanonood at kasalukuyang nakikinig sa atin ngayon kasi gustong-gusto nilang matuto lagi tuwing araw ng Miyerkules. Tumpak, Tutor Eric. Pero bago yan, huwag kong munang kalimutan batiin ang buong kaguruan ng SDO Camarines Sur sa pangunan ng aming masipag na SDS, Ma'am Loida Enidea, at syempre pa sa aking paaralan na walang iba kundi ang Del Gallego National High School sa pumumuno ng aming masipag na principal, walang iba kundi si Ma'am Lourdes S. Sibilia, at sa lahat ng aking mga kaguro dyan. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, mula po sa Bicol, patungo naman tayo ng Caloocan. Binabati namin ang Schools Division Superintendent ng SDO Caloocan, si Dr. Nerissa Elosaria Cesofive. Gayun din po ang aming mahal na punong guro, si Ginoong Noel G. Kibuyi. Nakakalimutan ko yung mga pangalan nila, Tutor Ryan. Bagamat lagi natin binabati, ano, si Ginang Emma Di Pastrana, puno ng asignaturang Filipino sa mataas na paaralan ng Bagumbong. Gayun din yung mga guro sa asignaturang Pilipino sa Bagumbong High School, SDO Caloocan. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. Yan, sa inyong lahat. At tulad ng nabanggit natin, Tutor Eric, kanina ay isa na namang kapanapanabik na aralin ang ating pagsasaluhan at tatalakayin ngayong araw na ito ngayon. So bagamat napakainit dito, dyan naman ay maulan. So ang Itulay ay handa parati para tayo ay tulungan at gabayan sa ating talakayan tuwing araw ng Miyerkules dito sa Filipino 9, no? Tutor Eric, ang ating tatalakayin ay malalaman na natin ngayon. Quarter 4, ikalimang linggo. Yan. So syempre, unang-una, pagbati mula muna sa atin ulit, Tutor Eric, ang ating mga lodi dahil sa kanilang matagumpay na pagsasakatuparan ng mga gawain kaugnay ng ating mga huling aralin, nung mga nakarang aralin, no, Tutor Eric, at syempre pa, pagbati sa iyo, Tutor Eric, bilang award ang natanggap natin, Tutor Eric. Parang sort of innovative, yan. Innovative instruction, yan. Pero Tutor Ryan, alam mo, hindi natin makukuha yung mga karangalan na yun. Hindi dahil dito sa ating mga guro at sa mga estudyanteng kasalukuyang nanonood at nakikinig at laging sumusubaybay sa atin, Tutor Ryan. Yan. Sa kanila talaga ang tunay na tagumpay.
Tunay na tunay at sila talaga ang ating tunay na mga lodi. Ayan, Tutor Eric, excited na excited. Oo, nasasabik na naman ako sa araw na ito dahil isa na namang magandang talakayin ang meron tayo ngayon. Pero bago yan, ang layunin natin o mga layunin natin sa araw na ito ay una, Tutor Eric, ako na muna. Una ay nakasusulat ng script ng mock trial tungkol sa tunggalian ng mga tauhan sa akda. At nakikita natin ang milk code. Ikalawa, Tutor Eric? Ayun po. Sa pangalawa namang layunin natin ngayong hapong ito, nagagamit ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin at matibay na paninindigan. Nandiyan na rin po ang milk code. Wow. Pagpapahayag ng damdamin at matibay na paninindigan. At syempre pa, speaking of matibay na paninindigan, binabati din natin ang inyong SDO, Caloocan City, dahil sila pa rin ang naggawa o nagsulat ng ating sanggunian, ang module mula sa Caloocan City o SDO. Palakpakan naman natin sila, no? Tutor yeah, Eric, maraming salamat. Sa mga manunulat at sa mga magagaling na manunulat at mga talaga namang walang sawang sumusuporta sa SDO Caloocan City. Tumpak, Tutor Eric. Ayan. Tutor Eric, syempre, nung huli sabi mo sa akin talagang tuwang-tuwa tayo at enjoy na enjoy talaga natin yung huli nating talakayan, no? Ayan, so pagbabalik tanaw lang sa ating talakayan sa pamamagitan ng maikling pagsubok na ito. Ang panuto, kinakailangan lamang piliin ang titik ng tamang sagot o kaya naman ng mismong sagot na kukumpleto sa ating mga pahayag. At syempre pa, huwag kalimutang i-comment ang inyong sagot sa ating comment box. Ikaw na ang una, Tutor Eric. Ayan, para sa una, ayan, unang tanong, ito ay set ng mga tunog na nakaayos sa paraang arbitraryo at ginagamit natin sa pakikipagtalastasan. Ito ba ay A, wika, B, dialekto, C, panitikan, o D, pambansa. Ano kaya, Tutor Ryan, yung set ng mga tunog na ginagamit natin sa pakikipagtalastasan? Ang bibilis sumagot ng ating mga mag-aaral. Ngayong hapon lang ba, Tutor Ryan? Hindi. Lagi silang ganyan. Lagi-lagi. Tingnan natin ang kanilang mga kasagutan. Na nakikita kong kasagutan ng lahat ay Titik A. Ayon kay Antoinette, Shia, Janelle, Rachel, Christine at marami pang iba. Ayan. So tingnan nga natin kung ano nga ba ang set ng mga tunog na nakaayos sa parang arbitraryo at ginagamit sa pagtalastasan. Walang iba kundi ito ay Titik A. Aba, napakahusay nila, Tutor Eric. One point na agad, isang puntos para sa ating mga mahusay na mag-aaral. Ikalawa, ito ay tatak na sumisimbolo at sumasalamin kung anong lahi at bansa na bibilang ang isang individual. Titik A, pampanitikan. B, balbal. C, pambansa, o D, lalawiganin. Ano kaya ang tamang sagot? Tingnan natin, basahin natin ang kanilang mga kasagutan. Sabi ni Eden, nakikita kong unang sumagot, Titik A. Crystalline A din. Lianda May? Lianda, nawala. Ayan, Ermeline Titik A. Habang si Maricel Gabatin, Titik D ang kanyang kasagutan. Yan, napakabilis ng mga komento. Tutor Eric, ano kaya ang tamang sagot para sa ating pangalawang tanong sa pagbabalik-aral? Ang tamang sagot ay Titik C, pambansa. Ayan, ang tamang sagot. Sino kaya ang nakatamang sagot sa iba? Ayan, nakikita ko may mga si tamang Leanne, sagot. Ayan, Tutor Ryan, si Charles. Ayan. Kerubin, ayan. Maraming salamat at pagbati sa inyong lahat. Ikatlo, Tutor Eric. Salitang kanto kung tawagin ito ng ilan. Hindi man ito makikita sa ating mga diksyonaryo, ay sikat ito at patuloy na ginagamit sa sirkulasyon ng mga kabataan. A, pampanitikan. B, balbal. C, pambansa. O D, lalawiganin. Ano aba, nakasasiguro akong alam na alam nila ito, Tutor Eric. Nakikita ko na ang kanilang mga sagot. Mga kasagutan, marami sa kanila ang sumagot ng Titik B, Tutor Eric.
Mm-hmm. Ayan, tingnan natin, Tutor Ryan, kung tama ang kanilang sagot sa tatlong bilang. Ah, balbal. Ayun na. Napindot ko na pala. Allah, Tutor Ryan. Kaya tayo ay dadako na sa ika-apat o pang-apat na excited si Tutor Ryan talaga. Excited talaga sa no? Ano, talagang nasasabik tayong malaman naman natin ang panibagong aralin natin ngayon. So, bilang pang-apat, siya ay naging bahagi ng mahalagang pangyayari sa buhay ni Crisostomo Ibarra. At ito nga yung kinilala nating tauhan ng nakaraang aralin, no? Sinasabi rin nating napaka-misteryoso ng taong ito. Sino kaya ito? A. Kapitan Tiago, B. Basilio, C. Elias, o D. si Padre Damaso. Sino kaya Tutor Ryan, no? Tinalakay din natin yan nung nakaraang linggo. Ang sabi pa natin dyan, bagamat misteryoso, isa rin siya sa nagbibigay kulay sa buhay ni Crisostomo Ibarra dahil lahat halos ng mga pangyayari sa kanyang buhay ay naroroon siya. Muntik na ako madulas. Tama ka dyan, Tutor Eric. Ayan, sino kaya ang tauhang ito ng Nolimitang Hire? Walang iba kundi si Elias Titiksi. Ayan, napakaraming nakakuha ng tamang sagot. Janelle, Margaret, Danica, Ermeline, yun, Christian. Ayan, pagbati sa inyong lahat. At bilang kukumpleto sa ating talakayan o pagbabalik-aral, ikalima, pahingi ng arep pambili ng sabon. Ano kaya ang salitang arep o ano kayang uri ng wika ito, o antas ng wika, ito ba ay A. pampanitikan, B. balbal, C. pambansa, o D. lalawiganin. Arep. Ano kaya itong arep na ito, mga lodi? Ano? Iyan. Nakikita ko ang kanilang mga sagot ay titikbi. Lahat sila, Tutor Eric. Marami sa kanilang ang sagot ay titikbi. Ano nga kaya ito, Tutor Eric? Ang sagot ng ating mga lodi ay arep. Ayan. Letrang B, Tutor Ryan, balbal. Tama sila. Arep, binaliktad na salitang pera. Pera. No? Ayan, sana lahat tayo may arep. Tutor Ryan, sana all. Ayan, palapakan ninyo ang inyong mga sarili dahil napakahuhusay ninyo talaga namang mga lodi namin kayo. Ayan, handa na ba tayo, Tutor Eric, para sa ating panibagong aralin? Handa ka na ba, Tutor Eric? Tutor Ryan, handang-handang-handang-handang-handang-handa na! Ayan, batid kong handang-handa na rin ang ating mga tuti. Kaya naman, kilalanin muna natin ngayon ang ating Teacher Lodi Awardee, wow, o Lodi of the Week. Sino kaya ito, Tutor Ryan? Ayan, nagtanong na tayong sana dalawa. Sana nanonood siya at ang kanyang mga mag-aaral. Tunay na Lodi ang teacher na ito. Ayan, napakaganda, wow, naman. Ma'am Lizelle Ann Marshall Agor ng Don Servilliano Platon Memorial National High School ng SDO Camarines Sur. Ayan. So siya mismo ang nakapagsabi sa akin ang kanyang mga mag-aaral daw ay hinahayaan niyang matuto sa pamamagitan ng ating mga itulay session. Ayan. Pagbati sa iyo, Ma'am Lizelle Ann Agor. Ma'am Lizelle Agor, congratulations sa iyo. Isa kang dakilang guro mula sa Bicol. At syempre pagbati sa lahat ng mga taga Don Servilliano Platon Memorial National High School. At kilalanin naman natin mula sa Teacher Lodi Awardee, dako naman tayo sa Tutti Lodi Awardee, syempre, o Lodi of Ryan, the Week. Meron. Meron, syempre. Sino kaya yan? Walang iba kundi Tutor Eric, ipakilala mo na. Sige, ang ating Tutti Lodi of the Week, ayan si Maricel G. Lapada ng Alibadabad National High School, SDO Isabela. Wow. Strikes again! Ang galing! Napakahusay, grabe. Maricel G. Lapada. At syempre, bilang pagbabalik-aral pa din, bahagi pa rin, ay tinalakay na o binigay natin bilang takdang gawain ang paggawa o pagbuo ng talata na nagbabahagi ng natatanging karanasan na nagdulot ng matinding damdamin
at kailanman ay hindi malilimutan gamit ang iba't ibang antas ng wika. Tutor Eric, maaari bang ikaw ang magbasa ng kanyang ibinahagi sa ating hindi malilimutang karanasan? Ayon kay Ayan, Tutor Ryan. Sige, sa pungkarangalan na ako magbasa. Salamat po. Ayan. Ang may babahagi kong karanasan na nagdulot sa akin ng matinding damdamin at kailanman ay hindi ko malilimutan ay Agosto 13. Taong 2010, pumanaw ang aking pinakamamahal kong mudra. Hindi ko ito matanggap sapagkat ang hirap hanggang ngayon. Yung tipong maiinggit ka sa iba kasi may mga ilaw ng tahanan sa kanilang pamilya tapos sa amin ay wala. Walang inang mag-aasikaso sa'yo, walang mama na mag-uutos sa'yo, walang nanay na pinapagalitan ka sa bawat ikay nagkakamali. Kay hirap mawalan ng taong sinisinta ng lubos. Tapos mapapaisip ka na lang, bakit siya pa ang pumanaw? Bakit hindi na lang ako? Pero alam ko may plano ang Diyos. Alam kong may sapat na dahilan ang poong may kapal. Kailanman hindi ko malilimutan ang nangyari sa aking inang sinisinta. Habang maaga pa iparamdam sa inyong mga inang ang pag-ina, ang pagmamahal ng isang anak, dahil walang permanente sa mundo. Tutor Ryan, napaka talagang tagos sa puso at saka nakita natin yung mga paggamit ng antas ng wika. Tumpak na tumpak talaga. Na-integrate nito ni Maricel. Talaga namang well-deserved ang Tutti Lodi Award. Maricel, ayan. So nasaan man ang iyong nanay o ang iyong mudra o mama, alam kong masaya siya sa iyong tagumpay at lagi kanyang ginagabayan araw-araw. Ayun ha, huwag nating kalilimutan ang ibinahagi sa atin ni Maricel na talagang kinakailangan nating iparamdam sa ating mga minamahal sa buhay ang ating kanilang ang ating pagmamahal, no, dahil talagang hindi naman natin gusto yung mangyari na talagang ang permanenteng tao o bagay sa mundo. Maraming salamat, Maricel, sa pagbahagi ng iyong kwento. Ayan, nakabagbag damdamin na nga man talaga, Tutor Eric. Ngayon, Tutor Eric, sa araw na ito, ang tauhan na kikilalanin natin ay walang iba kundi si Juan Crisostomo Ibarra. Kaya mga ang tutor, bida! Ang bida! Ang pangunahing tauhan. Alright, so kilalanin natin si Juan Crisostomo Ibarra. Sino nga ba siya, Tutor Eric? Ayan, si Juan Crisostomo Ibarra, bukod sa sinabi namin na pangunahing tauhan sa nobelang Noli Me Tangere, siya ay mula sa marangal na angkan na ang ama ay namatay sa loob ng bilangguan, na malagi sa ibang bayan sa loob ng 7 taon at dala ng pagkakataon ay muling nagbalik sa Pilipinas. Umiibig noon at umiibig pa rin sa dalagang si Maria Clara. Ninais niyang makapaglingkod sa inang bayan sa pamamagitan ng pagtatayo ng paaralan sa paniniwalang ang edukasyon ang daan tungo sa pagbabago at pag-unlad ng isang bayan. Wow, saludo naman dito kay Juan Crisostomo. Ayan, sunod pa tayo, Tutor Ryan. Hindi na isakatuparan ang kanyang nais dahil sa mga taong sakim gaya ni Padre Damaso na naniniwalang ang mga Indio ay mangmang at mananatiling mangmang. Sa nobelang Noli Me Tangere, ginamit ni Dr. Jose Rizal ang tauhang si Crisostomo Ibarra upang maipabatid ang katangian ng isang taong marangal at may mataas na pinag-aralan sa pananalita, kilos at pagpapasya na kakaiba kaysa karaniwan. Siya ay magandang halimbawa rin ng isang ilustrado. Ayan. So, ayan si Juan Crisostomo Ibarra at ang mangingibig, di ba, ni Maria Clara. So, siya ang ating pangunahing tauhan at mas makikilala pa natin ng gusto si Crisostomo Ibarra kung papasahin natin ang mga kabanata ng Noli Me Tangere. Ayan, so dako na tayo sa panibagong talakayan, Tutor Eric. Ang ating tatalakayin ngayon ay mga ekspresyong nagpapahayag ng damdamin. Ano kaya ang mga ekspresyong nagpapahayag ng damdamin?
maaaring gumamit daw ng mga pang-ugnay na magpapatibay ng paninindigan. Ano kaya ang mga pang-ugnay na iyan? Sinusuportahan daw yan ito, sinusuportahan ito ng mga sinasabi ng mga naunang proposisyon. Kabilang dito ang sa katunayan, sa totoo o sa totoo lang, ang totoo o bilang patula, bilang patunay at iba pa, Tutor Eric. Ayan, pag tayo ay naninindigan, mayroon tayong mga halimbawa. Basahin natin, Tutor Eric, unang halimbawa. Sadyang mabuti ang puso ni Ibarra, sa katunayan, nagpatayo siya ng bahay paaralan. Ayan, ang salita o pang-ugnay ay sa katunayan. Okay, ito daw ay ginagamit para para mas lalong mapanindigan ang pangungusap o ating pinaniniwalaan. Ikalawa, sa totoo lang, hindi mapagkakatiwalaan si Pari Salvi dahil iba siya kung makatingin. Ayan, Chotorayan, ang may salitang sulungguhit diyan ay sa totoo lang. Ibig sabihin, pinatutunayan o talagang with conviction ba sa salitang Ingles. Talagang yun at yun, walang iba. Totoong totoo. Sa totoo lang. Yan, gumagamit tayo niyan para mas lalo nating mapanindigan ang ating proposisyon o ang ating pinaglalaban, di ba? Okay, so natuklasan ni Elias kung sino ang may kagagawa ng kasawian ng kanyang pamilya. Bilang patunay nito ang mga papeles na kanyang nakuha. Hindi ba't mas lalong nagiging mabigat o mas kapanipaniwala ang ating argumento kapag gumagamit tayo ng mga salitang ginagamit natin sa paninindigan. Ayan, ating mga tsuti, naunawaan nyo ba ang ating tinatalakay ngayon? Ayan. Alam ko, so ngayon, talaga naiintindihan nila yan. Naiintindihan nila lagi naman, no? Yung ating mga tinatalakay. Ayan. Totoo, Tutor Eric. At syempre, bilang kaugnay ng ating talakayan sa paninindigan ay sa mock trial. Ano kaya yung mock trial? Kinakailangan daw natin ng maayos at tamang paggamit ng mga pahayag bilang suporta sa atin o sa iyong paninindigan. Ngunit ano nga ba ang mock trial? Ito daw ay isang paraan ng panggagaya sa kung ano ang nangyayari sa iisang totoong paglilitis sa korte. Ooh. Kaya naman pala pinag-uusapan natin ang paninindigan, Tutor Eric, kaya dahil sa trial o kaya naman sa usgado, kinakailangan talagang meron kang matibay na paninindigan. Ayan. Tutor Ryan. Tutor Eric. Alam mo ba, Tutor Ryan, alam ko pag ikaw ay kukuha ng abogasya o ikaw ay maglo-lawyer or attorney, ay meron tayong tinatawag na mag-trial o kailangan malampasan ng mga kumukuha ng abogasya yan para talagang yung ipinagtatanggol nilang kaso ay mapanindigan nila at ibigay nila yung talagang lahat ng makakaya nila para ipagtanggol yung kanilang panig. Tumpak na tumpak, Tutor Eric, ginagamit ng mga kumukuha rin o mga estudyante o mga mag-aaral din, no, na nagkukumukuha ng abogasya talaga ang mock trial. At para ipakita doon at ang kanilang gagawin o gaganaping trial. So ito din ay paraan upang mas lalo nilang mapaghandaan, diba, ang kanilang gagawing trial. Ayan. So ginagamit, no? So ang mga gaganap o mga tauhang gumaganap sa mock trial ay una, isang hukom, Tutor Eric. Judge. Ikalawa, ang nasasakdal. Ano nga ba, sino nga ba yung nagsasakdal, ha? Nagsasakdal. So syempre siya yung nagrereklamo. Ano? Sa isinasakdal o nag-aakusa. Ayan. Nagrereklamo o nag-aakusa sa isang taong isinasakdal o akusado. So siya yung sinasabing mayroong mayroong kasalanan o krimeng ginawa kaya siya isinakdal o naging akusado. Sunod, Tutor Eric. Sunod po ang isinakdal o akusado. Kapag sinabi naman po nating isinakdal o akusado, siya po yung inireklamo
o sa buyong may sala. Sunod. Ayan. Yan, sunod po ay yung mga testigo, kung sino po yung mga nakakita doon sa crime scene, kung sino po yung mga kailangan magpatunay at ipagtanggol, kung sino yung ipinagtatanggol nilang panig, yun po yung mga tinatawag na testigo, yung mga may alam po doon sa nangyari. Ayan, tumpak, Tutor Eric. Ayan, may hindi pa tayo nabanggit. Nag-next agad, tagapagtanggol ng magkabilang panig at tagabasa ng hatol o clerk. So yan ang mga tauhang gumaganap, may iba't ibang ginaganapan ano sa mock trial o sa mismong trial no, sa mismong paglilitis, okay? Ayan. So meron daw tayo Tutor Eric na mga hakbang sa pagsulat ng script sa mock trial. Ano-ano kaya ito Tutor Eric? Una Tutor Eric, ayan, tingnan natin, Tutor Ryan, yung mga hakbang sa paggawa ng script ng mock trial. Una, pumili ng paksa o kasong tatalakayin. Mm-hmm. Kailangan ang paksa o kasong tatalakayin ay talagang pinag-aaralang mabuti, no? Ikalawa, magsaliksik ng mga mahalagang impormasyon upang magkaroon ng malawak na kaalaman ang manunulat tungkol sa kaso at maipagtanggol ang magkabilang panig. So syempre kapag kulang sa pagsasaliksik, maaring matalo ka sa kaso, hindi mo maipagtanggol ang iyong kliyente kung ikaw ay abogado. Kaya naman kinakailangan ng matinding pagsasaliksik tungkol sa kaso at tungkol sa mga batas na kaugnay ng mga kaso. Oo, diba, Tutor Ryan? Tama ka, Tutor Ryan, at dapat mahalagang impormasyon lamang na nauugnay sa pagtatanggol sa kaso ang kanilang kukunin. Mm-hmm. Ikatlo. Ayan. Ipakilala ang mga tauhan at bumuo ng daloy ng kanilang usapan. Kung titingnan natin, Tutor Ryan, mas magiging makatotohanan, no? Kung talagang yung daloy ng kanilang usapan ay talagang yun yung pinaksalamin o mirror nung nangyayari sa loob ng trial court. Dapat yun ang makikita sa kanila para maisagawa nila yun ng mas maganda at mas hindi lang kaaya-aya kundi mas maiintindihan ng mga nanonood o yung mga kailangan magsuri tungkol sa mock trial, Tutor Ryan. Yan, tumpak, Tutor Eric. Bilang pang-apat, pumili raw ng angkop na salita na ginagamit sa isang paglilitis. Angkop na salita dahil ito ay formal, gumagamit tayo ng formal na mga salita upang sa gayon ang ating gagamitin o ang ating paglilitis ay talagang maging makatotohanan din syempre. At syempre gagamit tayo ng mga salitang angkop na angkop sa pinag-uusapan o mismong may kinalaman sa paglilitis. Ikalima? Ayan, ikalima, gamitan ng mga salita o ekspresyong naglalahad ng matibay na paninindigan. Ayan, kailangan bukod sa gumagamit tayo, Tutor Ryan, ng salita o ekspresyon na kailangan maglahad ng matibay o sariling paninindigan, ay kailangan din maging maingat tayo sa pagsasalita dahil maaaring yung mga ginagamit mong salita sa katapusan ay maging laban sa'yo. Dapat ganun. Dapat maging maingat tayo at oo, ipinapakita natin yung expression natin, ipinapakita natin yung paninindigan natin, pero dapat maging maingat tayo sa mga piliin natin yung mga tamang salita na gagamitin natin sa mock trial kung sakali man. Ayan, tama nga naman, Tutor Eric. Ano, huwag natin kalilimutan, kinakailangang maging maingat tayo sa ating mga ginagamit na salita at syempre gumamit tayo ng mga salitang magpapatibay ng husto sa ating paninindigan, di ba? So kapag marunong tayo o mahusay tayong gumamit ng mga ekspresyon, ng mga salita at mga matitibay na paninindigan, ay meron tayong malaking pagkakataon o tsansa na maipanalo ang laban. So yan ang mock trial. Ano, ipinapakita na doon kung paano magiging matagumpay at talagang pinaghahandaan kung paano magiging matibay sa mismong araw o oras ng paglilitis.
Ayan. Napakadali ng ating talakayan natin, talakayan, Tutor Eric. Ano? At batid na batid nating naunawaan rin ng husto ang ating aralin ngayon ng mga mahusay na duty. Kaya naman, Tutor Eric. Ryan, alam ko masasagutan nila yung paghuling pagtataya natin. Ito po ang panuto. Ito lang po ang gagawin ninyo. Piliin ang titik ng tamang sagot na kukumpleto sa mga pahayag, o piliin ang titik ng sagot na kukumpleto sa mga pahayag, at huwag nating kalimutan na gamitin ang ating comment section upang i-type ang inyong mga kasagutan. Ayan, Tutor Eric, at bago tayo dumako sa unang tanong, nais ko munang basahin ang tinuran ni Riza May Anog. Sabi niya, dapat po kailangan lagi ang proof, di ba? Patunay. So dapat may ebidensya, matibay na ebidensya. Hindi pwede nag-aakusa ka lang tapos wala kang matibay na ebidensya. At bilang karagdagan, ano kung pinag-uusapan natin ngayon ang trial court, so dapat isalang-alang natin na matibay ang ebidensya kung, o mas matibay ang ebidensya kung may video, di ba? Nakunan ng video o larawan. At syempre pa, sa tulong ng ating mga CCTV, di ba? So yan ay bilang isa sa mga karagdagan na kinakailangan meron tayong matibay na proof ayon kay Riza May. Tutor Ryan, sabi nga di ba ni Gas Abelga sa Soko, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Yan, tama, Tutor Eric. No. Yan, sana kuhang-kuha sa CCTV camera. Diba? Ayan. So yun, so dumako tayo sa unang katanungan, Tutor Eric. Ang unang katanungan, isang pasulat na bersyon ng dula. A, script. B, dialekto. C, dialogo. O D, paglilitis. Pasulat na bersyon ng dula. Dito natin makikita yung daloy ng kwento o yung mga dialogo na binibitawan ng mga tauhan. So kaya yung tutorial. Tulad ng pinag-uusapan natin, Tutor Eric, na mock trial, kinakailangan nito dahil ito daw ay talagang pagpaplano. No? So pinag-uusapan natin kanina ang ilan mga mahalagang dapat natin isalang-alang sa mock trial, di ba? Kaya naman gayon din, pasulat na bersyon ng dula. Muli, A, script. B, dialekto. C, dialogo. O D, paglilitis. At nakikita ko na ang kanilang mga kasagutan. Parehas, Tutor Ryan. Parehas ang kanilang mga sagot. Ayan, puro A. So basahin ko nga ang nakikita ko sa aking screen. Si Margaret, Monique, Aiza, Ermeline, Frances, Velarde, Noriel, Peña, Cristel, Tulagan, at marami pang iba, no? Ayan, kung tama ang inyong mga kasagutan, ay syempre, isang puntos para sa inyo. Dahil ang tamang sagot ay script. Ayan. Ikalawa naman, Tutor Eric, ito raw naman ay isang paraan ng panggagaya sa totoong nangyayari sa isang paglilitis sa korte. Ang tawag dito ay titik A. Mock test. B, mock trial. C, mock court. O D, mock interview. Ano kaya ang tamang sagot? Alam ko nga alam na ito ng ating mga mag-aaral dahil mahusay silang mga nakikinig. Ayan. Ayan, so Ayan. Ayan. Christine, Maria, Margaret, Renz, Marjorie, at marami pang iba katulad ni Shia, Eden, Ninya, titik P ang kanilang mga sagot, Tutor Eric. Nagkakaisa sila, Tutor Ryan, sa kanilang mga sagot, talagang pare-pareha sila. Ano nga ba, Tutor Eric, ang titik B? Ang titik B ay mock trial. Tingnan natin kung tama ang kanilang kasagutan. Tama nga, Tutor Ryan, tumpak, ang kanilang sagot. Tumpak na tumpak. Ayan. At tamang-tama. Ayan, para naman sa ikatlong tanong, ikaw naman, Tutor Eric. Ayan, naniniwala si Ibarra na edukasyon ang magiging susi sa pag-unlad ng San Diego. Ang pagpapatayo ng paaralan ay nagsisilbing patlang ng kanyang pagmamahal at malasakit sa kanyang pinagmulan. A, bilang patunay. B, katunayan. O C, sa totoo lang. Dito naman sa ikatlong katanungan ay kukumpletuhin lang nila yung pangungusap. Yan. Gamit yung mga tatlong pagpipilian nila kung ano ba yung nararapat na ilagay dyan sa patlang na yan.
bilang pagpapahayag ng damdamin. Ayan. Come back, Tutor Eric. Ayan. So ano kaya ang salitang nagsasaad ng matibay na paninindigan o pang-ugnay na maaari nating mailakip sa ating pangungusap na napanggit? Ayan. Mayroong mga sagot ay titik A at marami ring sagot ay titik B, Tutor Eric. So basahin ko lang ang ilan sa mga nakikita ko sa aking screen. Alea B, Eden, Christine B din, yun. Habang si Maria Cabarteja A, Christine B, Janelle A, Mary Mortega B, Riza B. Okay, so tingnan natin, Tutor Eric, ano nga ba ang tumpak na kasagutan? Ayan, marami naman, Tutor Ryan, B ang sagot nila. Tingnan natin kung tama nga ang sagot ng karamihan, Tutor Ryan. Tingnan nga natin kung saktong-sakto ang pagpapatayo ng paaralan ay nagsisilbing katunayan ng kanyang pagmamahal at malasakit sa kanyang pinagmulan. At yan na nga naman talaga si Crisostomo Ibarra sa ating nobelang Noli Me Tangere. Kaya tumpak ang kanilang kasagutan. Kaya kung meron na kayong 3 puntos, markahan nyo na ang inyong mga, kung gumamit kayo ng inyong papel at ballpen, di ba? Ayan, ika-4. Ayan. Siya ang pangunahing tauhan sa Noli Me Tangere na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ang nagsulat ng Noli Me Tangere. Sino kaya ang pangunahing tauhang ito? Titik A, Elias. B, Teniente Guevara. C, Juan Crisostomo Ibarra. O titik D, Padre Damaso. Meron tayong mga typographical, no? Padre Damaso. Ayan. Tutor Ryan, ang hirap naman yung ika-4 na tanong. Ang hirap. Napakahirap, no, Tutor Eric? Diba? Katunayan, Tutor Ryan, ang dami ng sumagot dito. Si Christelle, si Hannah, si Risa, si Eden, si Shia, si Margaret, si Janelle, si Richelle, si Brian J, Frances. Ayan, si Janelle, pare-parehas na letra C ang kanilang sagot. Tignan natin, Dr. Ryan, at i-reveal mo na yan. Hindi may kakailang talagang sila'y nakikinig at kilalang kilala nila si Juan Crisostomo Ibarra, dahil si Juan Crisostomo Ibarra ang tamang kasagutan. Apat na ang kanilang tamang kasagutan, Tutor Eric. Ika-5, ikaw naman, Tutor Eric. Kalima, ito ay tauhan sa trial o mock trial na siyang nagrereklamo o nag-aakusa. Sino kaya? A, taga-usig. B, hukom. C, nagsakdal. O D, nasasakdal. Ano kaya, Tutor Ryan? Sino kaya yung nagrereklamo o nag-aakusa? Basta tayo, hindi naman tayo nagre-reklamo, Tutor Ryan. Hindi naman tayo nagre-reklamo, no? Talaga namang hawak na hawak natin itong Itulay online tutorial para sa mga kabataan. Walang pag-iimbot yun, Tutor Ryan, para sa kanila lahat ang ginagawa natin. At alam kong walang nagre-reklamo dahil ang ating mga mag-aral ay nais at talagang gustong-gusto nilang matuto sa pamagitan ng Itulay. Kaya nakikita ko na ang kanilang mga tamang kasagutan. Ang mga sagot nakikita ko marami ay titik C mula kay Renz, Mark Leo, Krisia, Wilbert, Janelle, Daryl, Maria, Abigail, Chris Emmanuel Cordes, Ermeline C. Aba, napakahusay naman ito. Pero, singa kaya ang tamang kasagutan? Alamin na natin ito sa pamamagitan ng ating presentasyon. Titik D. Nasasaktal. Tauhan sa maktalo siyang nagre-reklamo. Ay, nako, mali ang ating presentation. Nagre-reklamo. Ang tamang sagot ay nagsaktal. Dahil kaya tama ang ating mga mag-aaral. Ayan, pasensya na at ayan. Batid namin at alam naming tamang-tama ang inyong mga kasagutan. Muli, bigyan natin ng diin o emphasis ang tauhan na siyang nagre-reklamo o nag-aakusa ay ang nagsakdal. Hindi nasasakdal. Kasi pag sinabing nasasakdal, siya ang akusado o inireklamo. Siya yung inireklamo. Tutor Ryan, tama ka dyan. Alam kong naintindihan naman nila yon.
Ayan, kaya naman napakaraming ang nakakuha ng tamang kasagutan. Ngunit kapag hindi nyo nakuha ang tamang kasagutan, huwag kayong mag-alala, pwede nyong balikan ang ating mga tinalakay sa buong araw na ito o sa araw ng ating Filipino 9 sa Itulay. Ayan, Tutor Eric, napakahusay at talagang napakagagaling ng ating mga lodi. Kaya palapakan ninyo ang inyong mga sarili. Maraming maraming salamat muli sa inyong pag-antabay at pagsubaybay upang kayo ay matulungan namin sa inyong pagkatuto. Ayan, Tutor Eric, ano daw ang dapat nating tandaan sa kabuuan ng ating tinalakay na aralin? Ayan, dapat yung tandaan at huwag ninyong kakalimutan na ang pag-unawa sa sariling pananaw ang siyang magsisilbing daan upang higit mong mapagtibay ang iyong paninindigan sa isang issue o paksa. Ako po si Papa Dudot. Ay, sorry po. Ayan, tuloy. Tandaan nyo yan ha, huwag nyong kakalimutan. At syempre pa, hindi mo raw magagawang maipasa sa iba ang mga bagay na hindi mo taglay. Kaya kinakailangan pag-aralan nating mabuti ang tuklasin natin ang maraming kaalaman para mapasa atin ito at syempre maibahagi natin sa iba. Yan. Dahil, you cannot give what you don't have. Yan, you cannot give what you do not have. Tama at tumpak ang iyong ibinahagi, Tutor Eric. Ayan, lodi namin kayo kaya matagumpay na ninyong naisakatuparan o natapos ang araling ito. At ang medalya ay isuot nyo na. Takdang gawain natin, Tutor Eric, para sa ating mga mahusay at masisipag na mga mag-aaral. Ayan, Tutor Ryan, ano ba yung takdang gawain natin? Pinapaalala lang namin na huwag na huwag magtatampo yung iba. Alam natin, Tutor Ryan, na talagang tayo ay binabahan ng mga output nila sa takdang gawain. Pero tayo ay namimili ng mga best. Ano? Huwag naman magtatampo lahat yung iba. Pero lahat naman yun, Tutor Ryan, ay nababasa natin at nakikita natin yung kanilang effort. Ayan, para sa takdang gawain natin ngayon, gamitin ang mga ekspresyong nagpapahayag ng matibay na paninindigan tulad ng sa katunayan, sa totoo lang, ang totoo sa mga pangungusap batay sa mga sitwasyong nagaganap sa kasalukuyan. Ayan. So huwag kalimutan, pwede niyong i-screenshot o picturean ang ating takdang gawain. At syempre pa, abangan namin ng inyong sagot sa pamamagitan ng hashtag sagot mo, share mo. Ipadala lamang ang inyong mga kasagutan sa aming FB account para sa aking FB account o messenger account, Ray Alba at kay Sir Eric o Tutor Eric, walang iba kundi Erickson Dakiwag de la Peña.